So yun po no, yan. Tipong gustong-gusto mo mag-ride tapos nagwa-warm up ka pa lang, na-aksidente ka pa. Talaga naman no. Life goes so fast, I've been living so slow. Let's just leave, do whatever we want to. I don't want no regret, nor any day. Boom! So yung po ng voice up in universe. Welcome to our channel. And right now, nandito ako sa Tonyen General Hospital dito sa Tupay. And yun, 7 days na at matigas na po. And share ko lang yung 7 days na at matigas na. So nagkaroon tayo ng accident, no? At natuhog tayo ng bars. Damn it. Ah, shit. Ah, natuhog ako. Ah. So I have this abdominal pain na iniinda ko no, ilang 1 week na, and then right now dinala ko na sa dito sa hospital para yun, patignan natin sa expert no. Day after day, starting at day 1 no, ito yung mga nangyari. So check this out, habang nihintay yung number ko, and panoorin nyo muna kung paano yung development ng aking injury. No! Oh man. So yun po ano, long time no see, Mustan Ali, welcome back. Welcome back. Damn it. Ah shit. Ah, natuhog ako. Ah. Ah. Ah, natuhog. A few moments later. Yeah. Damn it. Tong. Para akong sinaksak, grabe. Nasaksak ako ng bars ko. Damn it. Buti may bar end, pag walang bar end, tutuhog ako. Ah. Shit. Ah, so yun po no. Warm up tricks pa lang tayo, engine na. Lambot ng pinagtamaan niya. Ay, sakit talaga, grabe. Promise. Ah. So yun, si Ali na lang nag-ride. So yun po no, yeah. It's just one of those days. Pero sakit talaga ngayon lang ako nasaksak ng gano'n. Ah shit. Yung una ano eh, hindi makainga. Ah, tumayo agad ako. Tapos gusto ko doon sa gilid. Tumabi ako eh, bukas malaman to. So yun, umuwi na rin si Ali. Umuwi na ako, at wala na rin. Mayoyong na ako eh. Wala na silbi. Sakit talaga. Hirap maglakad. Eh, peace out. So yun po no, day 2. Yeah. Wow. So for now umaga, and then pag umaalog yun, naramdam mo parang nakalundo siya. So sabi nung ito sa clinic kahapon, pag masakit pa rin after nung gamot, check pala sa hospital. So, baka naandali daw yung small intestines. So, hope na hindi, no? And yun. Ay. Boom! So, yun po, no? Day 3. Oh. Ay. So, yun. Simula nung aksidente. Pangatlong araw, pumasok pa rin. Ngayon, nag-binder ako. Yeah. Kasi pag umaalog, ang sakit. Day 3. Okay pa naman. Nakakapasok pa. Hindi na pwedeng tumakbo. Hindi pwedeng... Ang ba, mapwersa yung abs natin na isa one pack. Okay.
Yes, kailangan ko mag-almusal para i-take yung meds para do sa ecchymosis. Ecchymosis. Ecchymosis is discoloration of the skin resulting from bleeding or extravasation of blood in surrounding tissues underneath the skin. It is also known as bruise or contusion. Medical name of it is hematoma. It is caused by an injury such as a bump, blow or fall. This impact may cause a blood vessel to burst open, leaking blood under the skin, creating a bruise. So this medication is for 3 days. As for now, okay pa tayo. Papalag pa tayo. Yes, kain po tayo. And today it's day 5, no? Day off ko kahapon. Tinapos ko isang video. Still, ganun pa rin. At pasok tayo mga ngayon. May binder pa rin. Okay na yung ano, yung surface, yung ibabaw, no? Nung natamaan, pwede ko siyang idiin-diin. Pero yung loob, may nararamdaman ako sa loob na may movement na hindi ko maano na magawa. Nandun pala yung daliri ko. Yung katulad ng pagsinga, yung i-clear ko yung ilong ko at saka ilalamunan yung pag ganun, na malakas. At may nararamdaman nga parang lumulobo. Ewan ko parang ano yun, dumidiin siya. Pagtakbo, hindi ko pa rin magawa yun. Yun, naging tamad tayo ngayon day off. Very lazy. At inom tayong gamot. May gamot pa ako dito. Yung ito. Ito tayo sa traditional powder Chinese medicine. No? Yun lang yung mga sudden movement na may force. Yun, may nararamdaman nga ako sa loob. So, yun. Kain muna. Day 5 or 6. Kaka-out ko lang galing work. And still, nagbabinder pa rin tayo. So, right now, tinanggal ko na siya. And kapag-uwis na ako. At ito na ang itsura niya ngayon. Medyo na lumaki yung chan ko. Ayan, ito, matigas to. Ayan, kaya ko naabutin yung paa ko. Na itataas ko na to. So, nung unan sakit, parang may umiipit sa singit ko. Dito. Parang lumulobo siya dun. Bigla siyang gumaganon. Ano ba? Day 7. So, tumigas na siya. Ayan, may matigas yung na bagay. Parang ito, matigas to. Isang buo. Tigas. Sa ngayon, pag yung parang napapatakbo ka, may nararamdaman ako sa loob. Today, it's Thursday, I think. And right now, the 7th day, pupunta tayo sa hospital mamaya. No? Titingnan natin or ultrasound natin. Tingnan natin kung anong sasabihin ng doktor, kung anong meron. Ba't matigas to? Saka yung... Kain mo tayo. Meron tayong sinigang dito. Pono, dinala ako dito. Hindi kami nagkaintindihan doon. Hindi marunong mag-English yung ano, yung doon sa may registration. So, nag-translate na lang kami using our phone. And then, ito yata yung ano nila, outpatient. Dito. So, dito, parang another check-up tayo. Nangyari. Nilagyan ako nito. So yun po, no, kumuha na ng gamot and for 3 times a day. Magaling yung doctor, marunong siya mag-English. Sabi niya, hematoma. So dumaan tayo ultrasound, bawal mag-video and then yun. So yun po, no, muntik pa ako maligaw. And yun. Exit na tayo dito. It's just a simple hematoma. Na yun, nagdaan lang daw sa gamot. And thank you sa doctor, no, napakagaling. And out na tayo.
So there you have it. At least na kaluwag tayo ng mahinga. Maligtad yun tayo. Cut. So yun po, at least nakahinga tayo ng maluwag. Nalaman natin kung ano talaga yung nag-cause ng pain na nararamdaman ko after 7 days, 1 week na no, natapos yung accident na nasaksak tayo ng ating mga bars, no? Di natin masabi yung mga accident yung mangyayari sa atin, and I thanks God na yun lang yung nangyari sa atin, no? Salamat tayo. Ito lang masasabi ko pala, yung sa hospital na pinunta namin, no? Kawal talaga mag-video. Ganon din yung conversation namin ng doktor, no? Na, yun, dire-diretso kami at nagkaintindihan kami, talagang sinabi niya na yun, hematoma. Yung nangyari dito sa bichan, nagkaroon ng hematoma sa muscle tissue, tapos andun yung hematoma, pamumunan dugo, tapos yung skin ko, no? So nandun siya sa gitna na buo. Tapos sabi niya rin na hindi naman severe yung ano, hindi man delikado, no? Ang delikado pag na sa loob siya ng organ, no? Kasi hindi ako expert dyan, yun yung sabi ng doktor, pero yun, agad-agad kami ultrasound para ma-check kung hanggang saan yung inabot yung hematoma nyo. So, thank you doc sa yung pag-check up sa akin. Talagang yun, naliwanagan ako kung ano yung problema sa akin. And that's our story for today. And papagaling na lang tayo and hope to ride soon. And I'll see you next time. Kaporpegs and Peng Universe. Be safe. Be aware and be informed, and I'll see you in the next one. Peace out, and bye bye. If only I could go back in time, I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down.